Daan-daang Bicolanong inabutan ng lockdown sa Metro Manila ang umaasang makakauwi na po sa kani-kanilang probinsya. Inayos ng lokal na pamahalaan ng Albay at Baclaran Church ang kanilang biyahe ngayong gabi. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, 600 mga Bicolano ang inaasahang makakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan ngayong magdamag. Sila yung mga na-stranded sa Metro Manila at mga karating na lugar dahil sa Luzon lockdown. Maaga pa lang, mahaba na ang pila dito sa labas ng Redemptorist Church sa Baclaran. Ngayon kasi aalis ang nasa 600 taga-Bicol na stranded mula noong mag-lockdown sa Luzon. Isa sa kanila si Jennifer, nakabuwanan pa naman ngayon. Narito siya para magtrabaho, pero dahil sa pandemya ay nagsara na rin ang pinagtatrabahuhan niya. Mahirap po yung buhay po dito na kung dito po ako abutan ng panganak. Kasi po yung pamilya ko po nasa probinsya. Kaya laking pasasalamat niya na sa tulong ng Albay Provincial Government at Redemptorist Church ay makakauwi na siya. Nagpapasalamat po kami sa programa nila na tulungan po nilang makauwi yung mga na-stranded na pasahero po ay na mga taga-probinsya po dito sa Maynila. Si Mike at kanyang pamilya makakauwi na rin. Napakahirap daw ng naging buhay nila nitong nakalipas na 3 buwan. Wala na akong makain dun sa amin. Nagugulay-gulay na lang ho kami noon. Anong makita namin pwedeng igulayin, ginugulay na lang ho namin. Walang budget ho. Walang pera. Kaya gusto namin umuwi. Ang 600 nakarehistro para umuwi, nagpalista raw sa kani-kanilang mga LGU sa Bicol. Yung iba ay nagpalista online. Yung iba naman ay dumiretso rito sa Baclaran. Ito pong pakipag-ugnayan po sa Albay po ay nagsimula pa ito noon pa pong April. Nung may mga workers tayo na nagsumubok maglakad galing Maynila papuntang Bicol at tinulungan natin sila. No? Na-rescue sila somewhere in Batangas at pinatira natin sila dito ng 14 days at sinundo sila ng probinsya ng Albay. So ngayon po, at dahil po sa nangyaring iyon, maraming mga Albayano na ang lumapit sa amin. Pagkarating dito sa simbahan, hinihingan sila ng mga kaukulang dokumento gaya ng travel pass, health certificate galing sa LGU o sa kani-kanilang mga pinagtatrabahuhan. Pero kung wala sila ng mga yan, may libreng rapid testing din na ginagawa dito. Pinakakain na rin ang mga naghihintay. Pero marami rin ang mga pumunta rito na hindi nakalista, mga nagbabaka sakali. Isa sa kanila ang 55 taong gulang na si Mang Melchor, isang construction worker na inabutan ng lockdown sa Bulacan. Mula Lunes, naglakad lang siya mula sa San Miguel, Bulacan. Inisip ko lang para maano ko lang yung pamilya ko. Yun lang naman ang pangano ko dahil kinakapos ako at naisip ko kinakapos din ang pamilya ko. Di ba doon na lang ako, makauwi lang ako para matulungan ka rin sila. Iika-ika na si Mang Melchor. Talaga raw hindi biro ang pinagdaanan niya sa 4 na araw na paglalakad. Natutulog na lang siya kung saan abutan ng dilim. Pati sa gutom, dinanas. Dahil kung minsan wala akong nadadaanan na mabibili ng pagkain, tubig lang po. Saka kung may naano, bibili ng mga 2 pirasong tinapa, yun lang. Ang tumutulak lang daw sa kanyang magpatuloy ay ang pag-asang magkikita na uli sila ng kanyang pamilya. Pag tumatawag sa akin mga anak ko, naiyak na lang ako. Wala akong may padala eh. Sa ngayon, 300 pa lang sa mga nakalista ang nandito. Kung makikita natin dito sa labas ng simbahan, marami pa po ang nakapila at wala po sila sa listahan ng ating mga first parang unang batches ng papauwiin. So tayo po ngayon ay gumagawa ng paraan kung ano ating magagawa ngayong araw na ito. Kung hindi raw darating ang ibang mga nakalista, pwede na raw makasakay si Mang Melchor at iba pang nagbabaka sakali. Kung hindi, itutuloy niya raw ang paglalakad hanggang makarating sa Albay. Vicky, magandang balita. Nakasakay na po si Mang Melchor ng bus kaya hindi niya na kailangang maglakad bukas. Sa ngayon kasi ay tuloy-tuloy lang yung pagpapasakay ng mga pasahero at bukod doon sa mga nakalista ay nagpapasakay na rin sila ng mga chance passengers. Ayon sa mga organizers dito, magkakaroon daw ng second batch pero kailangan pang antabayanan ang detalye ng mga yan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.